here. Sa ano eh. Magpaalam ka na naman. Ah, miss. Goodbye po pala. Ano, isabo? Isabo? Yung kung isayan, tinutukoy nyo lang na... Naisayad? Isayad? Ah, yung kanina, yung napanood natin. Tapos, paalam ka na tayo. Ay, yung in-upload ni Ate Dayday. Muslim. O, oh, ngayon, ang tanong mo? Yun nga, bakit po nangyari yung gano'n na... Ba nanonood ka ba ng sine nung araw? Opo. Nung bata ka pa? Opo. Diba, bago, pag nanonood, wala na sine ngayon, Bill, diba? Hindi na lockdown po eh. Opo. Pero nung araw, nung bata pa kami, Bill, lagi kong tinitingnan yung coming soon. Diba? Opo, tama po. O siyempre, kaya mo nakita yun kasi merong now showing. Opo, meron. Pero ngayon, Bill, iba na yata yung tawag namin nung bata pa kami, pasinag eh. Yung bago yung pelikula, merong parang extra. Trailer. Opo, trailer mo. Ang dami sa Bisaya, extra. O sa amin sa Pampanga, Pasinan. Anyway, trailer. Ba't ko na sabi yung trailer? Di ba bago yung pelikula, trailer mo na? Opo. O yun ang sagot sa'yo. Yung kanina, yung nakita mo sa video, sa YouTube. Opo, opo. Si ano yun? Si Jesky Ahu. Ahu. Kampanga pala. Jesky Ahu, Ben David. Eh, hindi Ben David, ha? Ben David. O yun yung nakita mo kanina. Ng... Ayon doon sa video na yun. Teka, nag-update tayo, ha? Opo. Okay. Para yung mga expected na tanong ng mga cops natin, no, eh ngayon pa lang medyo masagot na. Bagamat yung video na yun, masyadong ilaw pa, di ba? Opo. Eh kalalabas lang kaninang umaga yun, at ngayon magkakaroon lang tayo, magkocomment lang tayo ng konti. So si Jesky Ahu, Ben David, ito yung inihinala nila na Antichrist. So kaya, mesaya ng mga Diyo na darating itong uling araw, napapasok doon sa Third Temple, yes, no? No, doon sa gitna ng 7 years tribulation period, siyempre expectedly, wala na tayo dapat doon. Opo, dapat bago pa yung Antichrist, so kaya yung, kung yun yung kanina, di ba? Opo. Delikado, kasi ang doctrine ng pre-trib, wala na tayo dito bago lumabas yun, no? Pero baka nga trailer lang yan, di ba? So inaantayin natin yung medyo marami pang comment o mga news. Sa Israel o kaya sa mga Orthodox Jew na interesado dyan, eh, para makapagbigay tayo ng medyo mas konkreto pang balita, di ba? Pero sa ngayon, nakakagulat yung Bill kasi alam mo naman, pre-triber tayo, hindi tayo mid-triber, hindi tayo post-triber. Ang mga mid-triber, naniniwala talaga na bago magpakita yung Antichrist o yung false prophet o yung Messiah ng mga Udyo na false prophet o Antichrist. Eh, dapat wala tayo dito. Ang tanong, bakit tayo nandito, no? So, baka pumalakpak yung tenga ng mga mid-triber, di ba? O, pero yun na nga eh. Hindi pa ganong ano, luto yung issue na yan. Pero, naalala ko lang, si Shoshani at saka yung Prophet Kaduri, di ba? Na nanghula nung araw. Ito, in-upload natin sa YouTube nung araw. Na yung Sabbath, following the last port o election, pang-apat na ngayon, puro failure yan eh. Sa Israel, nakahula rin yan. Eh, lalabas daw ito doon sa Sabat na yun. Eh, 27 ng March yun eh. Opo, sinong lalabas? Yun. Yung kanilang Messiah, di ba? Opo. So, lumabas. Hindi ko lang alam, baka may scripted nila to. Pero anyway, medyo nakaka-intriga kasi unang-una panahon na, chronologically, opo, dapat dumating ng Panginoon. Pero bago nga ang Panginoon, sa second coming, dapat ito muna 7 years. Bago yung 7 years, rapture muna. Opo. Okay, tapos yung ito nga, itong Messiah ito na sakam sa mga Udyo eh. Baka ito na nga yung inaantay nila, di ba? Siyempre, ang unang dating yan, hindi muna yung may sapi, o kaya may sanip. Nangyayari yun sa gitna ng tribulation period. Pero parang si Jesus Christ, may half-half ministry, ha? So, yung first 3.5 years, parang yung 40 days ni Jesus Christ, hindi pa ganang marindi. Yung last ministry ni Jesus Christ, last 3.5 years, baka yun ang katapat mo, di ba? Mapoposes siya, di ba? Alright, now. So, may tribulation period na yata doon sa... Kabilang na doon sa... trailer na naman yun. Trailer po. Pagka lumabas na talaga yung Antichrist o kaya yung Messiah na hinahantay ng mga Udyo,
Tuloy-tuloy na yun, tribulation period. Pero baka nga, di ba tayo, Bill, may lesson dito tuwing mag-aantay tayo for the last 30 years, almost, eh may nangyayari pero walang nangyayari. Opo. Walang nangyayari pero may nangyayari. Halimbawa, itong last na tayo natin. Kung kailan lang? April 2, 3, 4, di ba? Opo. Kung saan, yung Lenten season, may mag-aantay tayo rin dyan, high watch yan. Opo. Pero sanay na tayo, kasi tuwing mag-aantay tayo, ang Panginoon, nililiwanag lang niya yung gospel na dapat ma-perfect natin kasi nga yan ang requirement. Opo. Bago tayo, para ma-transform sa ma-rapture, di ba? Kasi tiyakin natin nasa langit tayo, holy tayo dito, kasi nga ang buhay natin ay Holy Spirit ni Jesus, saka ng Ama, kasi namatay na yung luma, nagkaroon tayong bago, di ba? Nasa langit pa yun. Opo. Kaya ngayon dito, in-expect ng Panginoon, yung paghanda natin, yung tamang doctrine, opo, yung orthodoxy, na merong orthopraxy o resulta, ng kabanalan. No? Kaya talagang pag-aanda. Nananabik, Bill, ha? Opo. Sa pagdating ng Panginoon. Hindi gano'n sa vaccine. Hindi ba? Diba? Sa kanila yun, eh. Sa atin, talagang tunay nating vaccine. Baga mat pwede tayo magpa-vaccine. Ay ang pagdating ng Panginoon. Amen? Okay, amen. Now. Amen. So, itong prophecy na to, eh, parang nangyayari to, no? Itong prophecy ng mga audio ng mga propeta nila, di ba? So, nangyari na to noong 27, ngayon, lumabas kanina ng umaga sa mga Spanish pa, yung nakasalo. At ngayon, kumakalat to na parang hotcake, mabili sa internet. Kura, huwag kang alis at ikaw ang magsasalita. Okay? Sige mo na. Ay, si nanay ba? Sige. Bantay pala ni nanay si Kura. Okay. So, Billy, ako ang sagot na kita? Sagot ako. So, ito yung kanina pinadala nating YouTube video na kung saan naintriga ngayon ang mga nag-aantay sa Panginoon Jesus sa buong daigdig. Siyempre, lalo na yung mga audio. Kasi matagal na nilang inaantay yan. Meron kasing pangako sa kanilang Panginoon din, yung millennium. Yan lang, mali nga itong pag-aantay nila kasi nga false prophet. Anyway, half Jewish daw ito, Billy, at saka half Muslim. Di ba ko kung gaano katotoo yun. At mga more or less 30 years old ito sa tingin ko. So, ang tingin ko, nandun sila sa Wailing Wall at mahalaga yun, Bill. Nakita mo yung mga, ano, yung mga rabbi doon, dito, nag-umahalin pa sa kamay. Ni Jeskiahu Ben David, di ba? Medyo pogi siya, di ba? Medyo, parang kasing idadyata niya si Jesus. Mukhang gayang-gaya, di ba? So, itong third temple, nakaredy na kasi, kaya medyo excited yung marami nag-aantay. Ito, tatayo lang ito, tao daw ito mo, Billy, mga 3 months lang eh. So, kung halimbawa, bilis, di ba? Nakaredy na yung mga Levites, yung mga priest, mag-officiate ng sacrifices. Ito, madali salita, babalik sa kanila yung ugali nila before the second temple, eh, bumagsak nung panahon ng 78. Itong third temple na to, excited nga sila kasi dito na makipag-ugnay daw ang Diyos sa kanila, di ba? Tsaka isa pa, meron tayong deadline eh, doon sa base of Big 3 generation, May hanggang May 14 ng taong ito, di ba? Bagamat sabi ng iba, hanggang 2029 yan, hindi lang 2028. Siguro, medyo na-stretch yun. Pero anyway, nakaka-excite ngayon, Bill, kasi nandito na yung mga trailer, nandito na yung trailer, kumbaga sa pelikula, malapit na yung now showing, di ba? Okay? Malapit na kumbaga yung tunay na scenario nito. Pero ngayon pala, nakikita na natin na talagang namumuro na, di ba? Ang daigdig na to. At lalo na ngayon, may pandemya, nakikiyayo ng history, ang kalikasan, na tamang-tama, di ba? Pag alimbawa, dumating ng Panginoon. Ako, napaka-exciting, no? Ewan ko, anong muna kong gagawin? Ikaw ba, alam mo na muna ng gagawin mo? Chino, para sa Amerika, para masabihan mo ng gospel. Kung hindi pa tayo diretso sa langit, di ba? Ikaw, Kurak, ikaw, naniniwala ka pa sa pagdating ng Panginoon? Matagal pa ba o malapit na? Malapit na, okay. So, ano lang gagawin natin para makapaganda, Kurak? Gospel lang o hindi? Gospel lang. Prayer tayo, di ba? Okay, sige. At mamaya, may sasabihin ka, sabihin pa mamaya, ha? So, Billy, nakuha mo yung ibig sabihin, Billy, itong nangyayari ngayon sa buong daigdig na napaka-exciting kasi lahat naman ng mga bagay, Billy, alam mo, music, may katapusan. Ako nga, pag nagpipinta, laging may umpisa, may katapusan. Okay. Diba? Pag kumakain ka, may mamaya, inom ka, tapos na, diba? At ang buhay, may simula, may katapusan. Lahat naman eh, may katapusan. So, itong pag-aantay sa Panginoon, sigurado may katapusan. Medyo ingat lang kayong mga nanlilibak, diba? May mga nanlilibak. Sabi sa Bible, sa Peter, kapag lumabas na kayo, wala kayong espiritu, sabi sa Bible, at sigurado may nilibak kayo. At ang nilibak nyo ay yung mga nag-aantay. Na, sabi sa Bible, may espiritu yun. Okay?
So ngayon, ito, sigurado marami nang nalilibak sa atin noong araw pa. Pero pinagpipray na lang natin sana dapat na silang nakahanda rin. Di ba, Bill? Oo, nakahanda rin. Alam mo, uso rin ngayon yung mga lecture sa YouTube sa Noahide Commandments. Alam mo kung yun? Ako saan, itong mga audio ito ng mga nagpipreach ngayon sa YouTube, inihanda nila. Yung mga Gentile world, yung daigdig. Sa pagdating nga ng kanilang kingdom, kasi yung mga Gentiles hindi pwedeng sundin yung 613 commandment ng Panginoon sa Old Testament, kasi ano yun, exclusive sa mga Diyo. Okay. So kung gusto mong maligtas at mapasama sa mga hinirang ng Diyos sa milenyo, maayon sa kanila, kailangan malaman mo na itong Noahide commandments. Okay. So sundan na lang ito sa mga YouTube uploads ng mga audio na ngayon nagre-recruit sila. Okay. Kasi nga alam nila malapit na okay. Yung kanilang ugnayan sa Messiah. At eto na nga, Bill, mukhang eto na yung sinasabi ko nung araw pa na nakakausap di umano ng mga rabbi sa Middle East, yung kanilang Messiah. Ngayon, biglang lumantad kanina. Nakita mo, maamong tupa, di ba? Nabibless. So, ganun din yung dating nitong false prophet na to. Pero sa gitna, Bill, malalaman ang kulay. Na kung ito na yon, ito mo, napaka-amo niya ngayon, mukhang very gentleman. Eh. At pagdating ng gitna ng tribulation period, malalaman na talaga ng mga tao na ito na nga yung Antichrist. Kasi alam na, basahin na lang yung Revelation. Hindi naman tayo nagle-lecture dito. Nag-update lang tayo ng mabilisan para lang masundan yung pinadalang YouTube video kanina ni Day-Day mo, di ba? Bili, laghanap ngayon ng mga signs of the times. Mga lindol, gutom, mga false prophet, digman, kung saan-saan. To pestilence, COVID, etc. Ano para tandaan itong huling araw? Okay. At yung intensity niya, ang frequency niya, Bill, parindi ng parindi. Ito na nga. Oh. At, malapit. So ito nga, yung kaninang umaga, nakakagulat yun. At ang mga YouTube channel ngayon, ang mga rapturista, nag-aantay sa Panginoon, umusok, Bill. So napaka-excited nila. Ikaw ba excited na excited? Alam mo bakit? Kasi magbabago na yung katawan natin sa isang gisap mata, di ba? At goodbye na dito sa daigdig na to, di ba? So Billy, hindi biro-biro to, lalo pag, alam ba, tulad ko, matagal ko na inaantay yung Panginoon, pinag-aralan ko ng estudyo. Ang alam ng mga kilala nating mga leader Kristiyano dyan, eschatologist ako, linya ko to, Bill. So, kanumang mangyari, Bill, ako, naka-ready na ako. So, sa ngayon, mas ready-ready ako. Ha? Kailangan po. Yung, sana pati yung mga nakikinig sa atin, ano? Oo, pati mga kapatid po. So, itong April 2-4 natin, na kung saan may high watch tayo araw-araw, magmula nito nakaraang araw. Hanggang May 14 na to, Bill. Kaya pag hindi pa nangyari, we will cross the bridge when we get there. Meanwhile, wag muna sila mag-iisip ng iba na para bang hindi darating ang Panginoon. Kasi pag sinabi na ng puso mo, matagal pang darating ang aking Panginoon. Ako, delikado tayo dyan. So, habang nag-aantay naman tayo, kailangan busy tayo. Kailangan gawin natin yung dapat gawin. Alam mo na yun, Billy. Diba? Walang tatamad-tamad, walang muna rito, walang ganun. At alam, masipag tayo sa gawain ng Panginoon. At kahit ano lang ginagawa mo dyan, iukol natin as bilang surrender worship sa Panginoon. Ano pang gusto mo sabihin? Mabibinsan lang ito kasi hindi naman talaga tayo nag-aantay. Hindi naman yung kapatid ng Sektorial ay na-intact na sa ating isip mga liwanag na po. Okay. Masan na natin ito. Si Kurak, baka may gusto ka pa sabihin, Kurak. Ha? Ha? Ano? Ano? Nag-bubuli umakit sa lahat. Ha! Gospel! Si Anday-Day mo, baka may gusto sabihin. Halika, magpaalam ka na, sweetheart. At talagang uwi na tayo. Hindi ka dito dali. Nakamiyan na yung labahin. O baka may gusto ka pang itanong doon sa napanood mo kanina. Ah, nakakaindig ano? Yung, alam mo, kung, ang dami nga yung video eh. Na lumalabas. Yung iba, detalyado pa. Kaya lang yung iba, Spanish. Hindi ko naiintindihan. So, palagay ko mas naiintindihan natin kaysa mga nag-upload ng video. Kasi, alin? Malayo ka. Nag-bless rin po yung mga Muslim na iba. Bakit? Nang Muslim rin siya sa alin. Hindi. Ibang issue yun. Wala sa kanila. Wala pa rin. Mahalaga, eh. Ang Muslim, mayroong ibang inaantay na Mesaya. Opo, ibang sa kanila. Yung Imam Mahdi, di ba? Yung 12 Imam, mga ganyan. Opo. Iba to sa mga Ujo Tubil. At ito yung talagang inaantay nila. Itong this Jesus. Tatanggapin lang nila si Jesus Christ sa dulo ng 7 years tribulation period. Nakahula yun. Pero sa ngayon, ito muna tatanggapin nila. Na kung ito na nga, yung Messiah na nakapredict sa Bible, inulaan sa Bible, at wala nang iba, napakalapit na to.
Kasi trailer nga lang ito. Opo. At pagka nandiyan na yung trailer, inulit-ulit ko, nandiyan na yung pelikula. Okay? Papalabas na po. Oh, so, ako, yung ibang mga nag-aantay dito, palagay ko, moment by moment, wala nang itong nakatingala sa langit to. Opo, tayo pa kaya, samantalang sila, hindi man nila ganong nape-perfect. Okay. Yung nakita natin sa kanila, malabo pa, yung gospel na sinasabi, di ba? Okay. So, paalam ka na. Sige. Yun po, pawalaw na po sa inyo mga tao sa daigdig. Kung hindi niyo po rin marinig yung gospel, alam mo, unawaan niyo po yan para maranasan niyo po at magkaroon kayo ng katiyakan na kayo kasama sa rapture ng church na tinuguri ang kasama ng Diyos. Sige, saka na lang tayo magkikita ulit, baka sa ibang araw, di ba? Opo. Here or there, hindi. Opo. Okay? Amen. O, wala ka na sasabihin? Wala na po. Okay? Sigurado ka? Opo. O, sige, at ito na yung music ulit. Ulit. Si Dart, may sasabihin ka? O, sige, tama na yan. Baka, mami, sumobra yung feeling, yung emotion natin. Sige. Amen. Okay. Ahu!